Lalabas ulit itong Halley's Comet, and maswerte kayo kung ipinanganak kayo ng ano, mga year 2000, kasi maaabutan nyo pa ulit ito, or malaki ang chance na makita nyo pa ito. Maswerte rin yung mga makakakita sa mga kasunod, kasi bihirang bihira ito na mangyari. Oof! Yun, good morning guys, and ito po muli si Daddy Win, and maligayang pagbabalik sa ating channel. Yung mga repairs natin, next na, at mayroon tayong mga naka-ready, no? Pero ito, may pumukaw sa akin na isang alaala. Parang nung nakaraang araw, may nabalitaan ako tungkol dun sa Green Comet. Okay? Yung comet na yun is, sabi nila, around 50,000 years yata bago bumalik. So, kasi umiikot sila sa araw, eh. So, napakatagal bago makabalik nung comet na nakita natin nung February 1. Although hindi ko siya nakita. Pero may bumalik sa alaala ko, guys, na nakakita ako ng ganito. And ito yung famous na comet. Actually, nandito siya sa picture. Eh, nakikita nyo. Yan yung picture ng Halley's Comet. Naalala ko siya, and medyo hindi ganun kalinaw. Parang dream lang, ganun. Parang panaginip lang, kasi 6 years old ako nun. Dahil itong Halley's Comet, guys, ay dumaan dito sa mundo natin ng year 1986. So, ako nun is around 6 years old lang ako nun. Kasi 1980 ako pinanganak. So, ang naalala ko nun, dinala ako ni tatay sa, ano, ng father ko, sa Oval, sa Lopez National High School. Malaki yung Oval dun. And yun yung karaniwang nagjajaging kami, ganun, na maraming tao pupunta doon tuwing umaga. Pero dinala niya ako doon, guys, madaling araw. Sa around 5 o'clock something, yung bahagyang lumalabas yung liwanag. And nakita ko, guys, itong ganitong senaryo. And habang tumatagal siya, habang lumalabas yung araw, nawawala yung buntot niya kasi nadadaig na siya ng liwanag. Pero kinabukasan, pumunta ka ulit ng umaga, nandun ulit siya. Although nag-iba na ng location, kasi mabilis siya, eh. Mabilis siyang gumagalaw. Nag-iiba siya ng location. Ang alam ko, visibility nito ay around 3 months. Ganon siya katagal. And ang kaibahan sa comet na to, sa comet na dumaan sa atin noong February, nitong mga nakarang araw lang. Ang kaibahan niya, guys, yun, hindi mo yun makikita sa naked eye. Yung mata lang. Kailangan meron kang telescope or binocular. Isang simpleng binocular, basta alam mo yung location, nasa may northern hemisphere siya, bago lumabas yung araw, makikita mo siya. Pero kailangan mo ng binocular. And, konting-konti lang yung makikita nyo. Ito pa. Parang ganito siya, guys. Pero, mas malabong version nito. No? Hindi katulad nitong Halley's Comet, na kahit nakatingin ka lang sa langit, makikita mo na kagad siya na parang may flashlight na ganon. And talaga napaka-majestic niya. Isa nga siya sa sinasabing famous. Kasi every 71 years, siya lumalabas. No? Lalabas ulit itong Halley's Comet. And maswerte kayo kung ipinanganak kayo ng ano, mga year 2000. Kasi maaabutan nyo pa ulit ito, or malaki ang chance na makita nyo pa ito. And maswerte rin yung mga makakakita sa mga kasunod, kasi bihirang bihira ito na mangyari. Okay? Siguro, ang nabasa ko is around 2061. Kasi every 71 years siya nagpapakita. No? Hindi katulad nitong isang comet na nagpakita nito. Hanggang ngayon yata kita siya, eh. Pero malabong malabo na. Halos hindi nyo na basta-basta makikita, kasi masyado siyang malayo. And every 50,000 years, ang huling nakakita nitong comet na to, itong Green Comet, ay mga Neanderthals. Ice Age pa daw noon nung una itong nagpakita. So 50,000 years, napakalayo ng interval ng pagbisita niya sa atin. Unlike nitong Halley's Comet, bukod sa kitang-kita natin yung streak of light niya habang lumalapit sa araw, hindi natin kailangan ng mga ano, ng kung ano-anong gadgets or gamit para lang makita siya na maganda. No? At ang kaibahan nito, guys,
bukod sa kitang-kita siya, puting-puti yung ilaw na, yung, I mean, yung liwanag na nakikita nyo sa buntot niya. Yung liwanag na yun, result yun ng ano, habang lumalapit siya sa araw, halimbawa ito yung araw, tapos ito yung Hades Comet. Sa una, isang parang malaking asteroid yan. Habang lumalapit siya sa araw, nagkakaroon siya ng trail. Kasi mainit yung araw, di ba? So kapag mainit si araw, habang lumalapit siya, nalulusaw yung mga ice at yung iba pang mga particles dun sa ibabaw nung comet, then nagkakaroon siya ng tail kagaya nito. Yan. Habang lumalapit siya, nagkakaroon siya ng tail, pahaba ng pahaba yan habang lumalapit sa araw. At ang kaibahan nun, hindi siya, habang umiikot siya sa araw, halimbawa ito yung araw, yung tail niya lumalayo sa araw. Nakalayo yung tail niya sa araw. Kaya isang mapapansin nyo kapag, halimbawa tumingin kayo sa horizon at nandyan si Halley's Comet, ito yung araw, si Halley's nakaganyan. Ito yung ulo ni Halley's, ito yung buntot. So parang ganun yung nakikita natin, no? So maswerte kayo kung makikita nyo ulit itong Halley's Comet kasi 2061, yun, tandaan nyo sa kalendaryo, 2061 siya ulit makikita and matagal siyang makikita sa kalangitan. So yun, sana may naibahagi ako dito and yung mga repairs nga natin, no, ulitin natin. Isa pa palang naalala ko, nung Martial Law yata, oo, Martial Law. Nagmamadali kami nun, naka-sidecar kami nun eh, tapos nagbabike si tatay. Naalala ko yun, nagmamadali kasi kami dahil may mga pulis na nanguhuli ng mga tao. Kahit nasa tamang edad ka na, pagdating ng oras na yun ng gabi, hindi ka na makaka, basta-basta pwedeng gumala kasi may tinatawag na curfew. O ganun noon nung Martial Law. I mean, naalala ko yun, pero bahagyang-bahagya lang. Pero syempre, malinaw sa alala ko, yung mga special na bagay na hindi ko basta-basta makakalimutan, kagaya nitong Halley's Comet at iba pang mga alaala noon na magaganda. May mga ganun eh. Usually kasi yung mga utak natin guys, isinesave niya yung mga alaala na gusto mo talagang mabalikan. Usually yung utak natin, meron yung tinatawag na parang meron siyang mechanism na i-ignore niya yung masasamang alaala. Pipilitin niyang kalimutan yun. Ilalagay lang niya dyan sa isang part ng utak mo na hindi mo basta-basta makukuha. Pero yung magagandang alaala gaya nito, yan, yung Halley's Comet, naaalala ko talaga na nakita ko siya. Oof!